minsan, bakit gumawa pa ng daylan? Bakit na agad sa pinuntahan? Hindi ko kaya marap sa kanya eh. Lalo na ngayong alam kong involved si Papa sa nangyari sa kapatid niya. Baka hindi ko kayaning magsinungaling sa kanya kapag kaharap ko na siya. Nasa kwarto sila. Ayaw lumabas. Hindi rin tumatanggap ng mga phone calls. Hindi ko lang kung bakit. Yung magaling kong kapatid natin. Tinawag ko na, pero hindi daw siya nagugutom eh. Huwag seryoso ata yung pinag-uusapan nila ni Apollo. Nako, kagabi pa si Daumpukan ng umpukan. Pati nga si Don Ramon hindi mapakali. Ewan ko nga ba kung bakit. Ibang klase na to. Baka may nangyayari na naman dito sa bahay na hindi pinapaalam sa akin. Mabuti naman na dalaw ka, Esme. Kala ko nawawala ka na naman eh. Ano ka ba naman, Cecilia? Kaya nga ako nagpunta dito eh. Para ipaalam sa'yo na pansamantalan doon muna kami nakikitira sa mga Altamonte. Alam mo na, dating story ah. Ayaw sa akin ng mama ni Apollo. Kaya yun, pinalayas kami. Ay nako, Esme, alam mo, pagpasensyahan mo na lang siya. Pero alam mo, mabuti rin yung umalis na kayo doon. Kasi naman magtiis ka pa doon, di ba? Bangay. Uy, sandali, anong gusto mo? Gusto mo ba ng juice? Bakit ang pagkain? Hindi pwede. Ah, okay. Sige, sandali. Salamat, tama na. Tama na. Tay? Bakit ho? Ano nangyari? Sinabi na ho ba sa inyo kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Eloisa? Hindi ba anak eh. Eh, parang nakukulitan na nga yung mga pulis sa inay mo eh. Eh, ito si Mariana naman, ayaw makinig dahin. Sabi ko, maghintay na lang ng tawag ng pulis tungkol sa resulta. Eh, mas gusto niya pa yung dalaw ng dalaw sa presinto. Palibasa, hindi mo anak ang pinatay! Palibasa, hindi mo anak si Eloisa. Kung anak ko si Eloisa, may iintindihan mong nararamdaman ko. Ang gusto ko lang naman, makakita ang pumatay sa anak ko. Gusto kong makilala ang hayop na yun para matahimik na ako. Ay, nanginginig ko na pikita ang tawang pumatay sa anak ko. Minuminuto pa rin lahat ang nakangdibdib ko sa galit sa ginawa niya sa anak ko. Sabihin mo sa akin. Si Don Ramon Altamonte, ang ama ni Carlos Miguel.